A very, very Jesus-filled afternoon to each and every one of us. Now, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa freedom, sa kalayaang ibinigay na sa atin ni Lord Jesus Christ nung sumigaw siya sa krus ng Kalbaryo na tetelestai, naganap na, at it is finished. So kung ready ka na, tayo na, umpisa na natin. Okay, pupunta na po tayo sa dako, saan tayo nagba-Bible study. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ito po ang aking upuan. Then I put the Bible here. Then go. Okay. At may bisita tayo. Andito yung mga doggy, uli. Okay, malilikot. Here. Huwag na malikot. Okay, huwag na malikot, okay? Okay. Huwag na malikot, huwag na malikot, huwag na malikot. Hey. Sige. So ang ating pong talata ay makikita po natin sa Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1, nakalagay po rito, "It is for freedom that Christ has set us free." Magulo po yung mga aso, cut. Malikot, ha? Okay. Galatians chapter 5 verse 1. "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Actually po, bilang isang tao, normal po sa tao yung ayaw niya yung sinasakal siya, ayaw niya yung hinahawakan siya sa leeg. Alam niyo po yon, gusto niya lagi siyang malaya. Alam niyo kung bakit? Yung instinct po na yan, create po yan ni Jesus sa bawat tao. Na ang tao ay laging naghahangad na siya ay malaya sa kung anumang bagay ang kanyang ginagawa. Sapagkat ang kalayaan po ay talaga po namang yan ang hangarin ni Jesus sa bawat isa po sa atin. Hindi niya hangad na ang sino man ay maging nakagapos, nakakandado, nakatanikala, or hinahawakan sa leeg, minamanipula. Hindi po yung kalooban ng Panginoon. So ano po ba yung pinaka-essence nito? Kasi po, nung magkasala po ang tao po ay tinanikala na po ng kasalanan na bunga ng pagsuway ng ating mga unang mga magulang. Kaya kung makikita po ninyo dito, talagang ang ganda po nung banat sa umpisa, "It is for freedom that Christ has set us free." Ibig sabihin, pinalaya tayo ni Kristo kasi gusto niya tayong bigyan ng freedom. Gusto niya tayong bigyan ng kalayaan. Unang-una, nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, pinalaya na po niya tayo sa kasalanan. Binihisan niya tayo ng bagong pagkatao, pagkataong bunga ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ito po ngayon ay naghahari po sa buhay ng bawat mananampalataya. Hindi po sa gawa, wala tayong may pagmamalaki at wala rin tayong pwedeng magawa. Ang salvation at sanctification belongs to the Lord Jesus alone. So perfect po ang salvation. Pinurchase po ni Christ yan for us. Okay. So ngayon, bilang tao, bilang nasasanctify ng mga tao, ano naman po ang nagiging sa araw-araw yung struggle natin na tinatawag para masabi po na parang seemingly, hindi ko po sasabihin na nababandage ka. Hindi. Yung parang nasa isip mo lang na parang nababandage yata ako ngayon. Ah. Alam niyo po kung ano yun? Minsan sa mga taong pinapapasok ninyo sa buhay ninyo. Okay? Minsan, mga maling tao na pumapasok sa buhay ninyo, nakikilala ninyo sa buhay ninyo, then by the end of the day, yung mga taong yan, parang feeling mo, dahil binigyan mo sila ng entrada sa buhay mo, yan na po. Hindi mo namamalayan, namamanipula ka na.
Marami pong kaso niyan. Ano pa? Namamanipulate ng pera. Ang pera po maganda. Pero kung imamanipulate ka ng pera, that's wrong. Halimbawa, nasa isip mo, magkamal lang sa lapi. Araw-araw, puro pera. Pati katawan mo, pinagod mo na. Hindi mo na binigyan ng pahinga ang katawan mo. Puro na lang datong, puro na lang kwarta, puro na lang yan ang iniisip mo. Well, I can say truly, ha, that you are really in bondage, my dear friend, kung ganun ang situation mo. Ano pa? Situation sa trabaho. Hindi lahat ng napapasukan natin trabaho dahil lalo na po ngayon sa hirap ng buhay ay talagang masasabi natin, minsan maski hindi mo gusto yung trabaho, papasok ka sa trabaho ngayon. Bandage din po yan kung tutuusin. So mas maganda po kasi yung work mo ay ini-enjoy mo bilang delight, hindi bilang isang obligation. You are delighting in what you are doing. Mahalaga yung trabaho mo, ini-enjoy mo, sapagkat ang trabaho ay galing din sa Panginoon. Okay? So ano pa? Ano pa ang pwede magpa-bandage sa'yo? Yan, ang mga kasamahan sa work, ang mga kasamahan sa school, ang mga kaklase. Yung mga binubuli, pinagpre-pray ko po kayong lahat. Kung mayroong mga nakaka-experience ng bully, pinagpre-pray ko pong lahat kayo. Actually po, noon, nung bata po ako, meron din po. Pero actually, hindi ko naman po naranasan masyado yan. So, I don't have any much, you know, experience about that. But I am really praying for those people who is in that kind of situation. Right now, I'm really praying for all of you. Kasi po, bandage po yan. Okay? At hindi po maganda, matutulog ka, may iniisip yung problema, magpasok mo sa kanabukasan sa school, ayan na naman, makikita mo naman ang bubuli. So actually, hindi lang po sa school, maski mga office mate, mga kasama sa trabaho. Ano pa? Bandage yung mga kasama sa trabaho, especially mga kasama sa trabaho na chismoso at chismosa. Yan po, isa po yan sa mga problema. Pero sa bagay pong yan, yung bagay pong yan, ako po ay ayoko po, wag na lang po ninyong papansinin. Sapagkat kung pinalaya na kayo ni Kristo, malaya na po kayo sa lahat. Yan po ang gusto ko pong sabihin kanina pa. Maski pinagdadaanan nyo yan, dahil nasa inyo na po si Kristo, sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? So yan po. Pero ano po ang bandage na pwede nating ikapit o ikabit dito sa ganitong mga situation na masasabi natin na talagang bandage kang talaga? Ano po yung mga bandage pong yun? Ito po ay ang bandage ng religion. Rehilyon. Halimbawa, yung pastor masyadong manipulative. Sabi ko nga po dati sa inyo, di po ba? Ako po ay nag-join sa isang congregation din. At meron pong leader doon na ito pong leader na ito ay napaka-manipulative. Yung kasamahan po namin na kinuha rin niya maging leaders niya, supposed to be, kuno, no? Ay may sakit yung asawa. And during that time, may lakad daw ang grupo. Alam niyo po ba, maski may sakit yung kanyang asawa, pinipilit niyang pumunta yung, ano, yung lalaki na kasama namin. At yung asawa niya ay nandoon. Siguro walang siguro kaya gusto niya nandoon yung asawa niya kasi gusto niya may kasama siya doon sa bahay. Then pinilit na pumunta roon. So may pagka-bandage. So nakita po namin kinabukasan, nung uuwi na po kami, sabay-sabay po kami, nakita po namin na kung gaano po siya nagmamadali para mapunta sa asawa niya. Actually, kinausap niya ako kagabi ko pa gustong umuwi, sabi niya. Doon ko nakita na, wow, this is not right, this is bandage. So, sa mga bagay na ganyan, alam niyo po bang pinalaya na tayo ng Panginoong Hesukristo? Ang ganda-ganda po dito. I like green. Kaya dito po ako lagi ngayon. Yan. Sana nga po ba tayo? Ayun, pinalaya na po tayo ni Kristo sa mga ganyan. So, balikan po natin ang Bible. Sa Bible po kasi, isipin po ninyo, sa Bible po, umpisa pa lang po, malaya tayong create ng Lord. Hindi tayo bandage. Kaya lang nagkasala lang po ang ating unang mga magulang, sila Adan at Eva. Kaya po pumasok ang kasalanan. Pagpasok po ng kasalanan, ultimately ha, pumasok po ang kamatayan. So napaka-perfect po talaga. Kung pag-aaralan mo talagang yan, makikita mong napaka-perfect talaga ng layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin.
Pero since pumasok nga po yung kaaway, pumasok po yung kasalanan. So ayan po ang nangyari. Nagka-bandage-bandage na po ang mundo. Pero ang Panginoon po kay buti, nag-provide po siya ng way. Kaya nga po naisulat po ito sa Galatia 5:1 ngayon, Galatians chapter 5 verse 1, dahil natapos na po ni Kristo yung gawain sa krus ng Kalbaryo para po mamatay sa kasalanan ng sanlibutan. At uulitin ko po, take note, hindi lang po kasalanan ng sanlibutan ang ano po, binayaran niya roon. Binayaran din niya ang ating financial. I think pumunta po tayo sa ito po. Ano yun? Psalm 103. I think. Yan. Nandito na po tayo. Eh, di, masarap po rito eh. Malamok lang po dito. Pero okay lang po. Malamok. 2 to 5. Psalm 103, 2 to 5. Basahin po natin. Ito po siya. Pray. Umpisa na po natin sa 1. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise the holy name, praise His holy name, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Tignan nyo, forgives all your sins, pinatawad lahat ng kasalanan natin, and heals all your diseases, lahat ng sakit natin, yan, pinagaling din po. Maliwanag po yan, ha? Who redeems your life from the pit. Yan po, yung pit po, yung malalim na kalungkutan ang ibig sabihin po niya sa pwede pong sali na ganon. And crowns you with love and compassion. Ibig sabihin, lagi may pag-asya kasi nandiyan ang compassion ng Panginoon. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. You know what? Ang pagiging young looking po ay regalo po ng Panginoon. So, ayan po. So, hindi po tayo sang-ayon na namatay lang si Christ para sa kasalanan lang po. Namatay din po siya para doon sa mga binanggit natin na mga benepisyo natin bilang mga believers. So, again, malaya na po tayo. Okay? Huwag tayong magpapa-uto sa mga religious leaders na nagmamanipulate. So, tayo po ay meron pong sandigan, ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Kung tatanungin niyo po ako, ano po ba ang tinatanong ako, anong congregation ko? Wala. Ano ang sinasalihan kong? Wala po. Dati po meron. Actually, meron po kaming samahan. May pangalan po yan. Di ko lang po babanggitin. Pero, ngayon po, anong na-realize ko, yung institutional church po ay mali, no? Hindi po biblical. Alam niyo ngayon, ako po ay Kristiyano. Ang pangalan ko, ako po ang tawag sa akin Kristiyano, malaya. Pastor po ba ako? Hindi po, pero oo rin. Hindi, pero oo. Kasi lahat po tayo pwede maging pastor kung tutusin. Kasi ang pastor po hindi po siya office. Ang pastor po gawain ng lahat ng mananampalataya na pwede. Paano yung nakalagay sa Bible na hindi lahat pastor? Hindi lahat. Oo nga po. Pero dahil lahat po tayo anointed, lahat po tayo pwede mapunta sa office na yan. Hindi ko po ipapaliwanag yan sa ngayon dahil may araw din po dyan, no? Pero sa ngayon po, we are free. Okay? Ngayon, bawat mananampalataya, actually, pag may tumanggap kay Kristo, pwede mo siyang binyagan, pwede mo siyang ibautismo, ilulubog mo siya sa drum, ikaw na magbautismo sa kanya. Okay? Paano pag kinakasal naman? Ang sinasabi, meron po talagang pagka nagpapakasal po, meron pong mga, siyempre, tayo po ay mga Pilipino, pwede po tayong kumuha ng lisensya para tayo po ay makapagmasal. Okay? Pero meron na po tayong ibang mga kaibigan na mga tinatawag nga pong mga lingkod din po ng Panginoon na pwede pong tumulong sa atin sa mga bagay po na ganyan. Pero kung talagang biblical way at biblical manner ang titignan mo, lahat po tayo, pantay-pantay po tayo. Pantay-pantay ang anointing natin. Hindi yung, uy, pastor siya, uy, mas mataas siya. Hindi po. May mga lingkod po ng Diyos, mga totoong lingkod ng Diyos na meron pong lisensya para po magkasal. Whether tinatawag silang pastor, okay lang po. Pero kung sinatawag ko silang mga brothers. Okay? So wala pong problema yan. Lahat po may solusyon. Pero mas maganda po talaga ang kinin natin. Hey, kalayaan ito. Hey, maganda ito.
Kasi malaya po tayo. Okay? Tulad po ng mga asong ito na punong-puno po ng kalayaan. Ganun din po tayo. Lalo na po tayo, pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang dakilang pagmamahal at dakilang pag-ibig sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Napakaganda. Wow! Thank you, Jesus. Green na green po, ano? Thank you, Jesus, for your wonderful grace. Hallelujah. Okay, yun lang po ang gusto ko pong sabihin ngayon. Malaya na po tayo. At saka tayo po ay mahal ng Panginoong Jesucristo. Okay? Kung ano ba yung mga balita ngayon, meron daw pong gulo sa ganito, gulo sa ganyan, huwag po na yung pa-apekto. Focus on the grace of the Lord Jesus Christ. Okay? Okay, thank you very much po muli. Hoy! Malikot! Okay? Jesus truly, ayan, loves us all. Woohoo! Yes. Okay. Thank you, Jesus. Hallelujah.